anong diretso kahit saan? Anong level? Sa depende po yun sa strategy ng isang tao. Sa katulad ko, ang strategy ko, ang gusto ko, happy all. Hindi lang ang sa taas, pati ang sa baba. Kung maging kaibigan ko, bibigyan ko. Kasi gusto ko, happy all. Ang napapanggit mo rito, Kerwin, na naging contact mo lang, na primary contact mo, si Madam Lovely Adam Impal. Simula nung maaresto ka, linagay ka sa Bagong Buhay Rehab Center, nalipat ka sa Muntinlupa, lumabas ka, dun sa BBRC at saka sa Munti, marami kang nakilala. Pero na-maintain mo pa rin yung contact mo doon sa binanggit mo na pangalan ng babae. Opo, Your Honor. Bakit? Hindi ka ba inalok ng mga nakasama mo doon sa BBRC at sa Muntinlupa? Your Honor, inaalok ako kasi sa mga katulad ko na negosyante, may strategy yon. Kasi lahat ng mga supplier, magpapakonsign yan. Yung si Lovely Adam Impal, hindi talaga ako humiwalay sa kanya. Kumukuha pa rin ako sa kanya kahit may iba na akong supplier na kinukunan din. Ah, okay. So yun lang ang dahilan? Yes, para Your Honor. Para bang komportable na kayo sa isa't isa at para suki ba? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, bibilisan ko, Mr. Chairman, para may matira pang oras ako para kay Senator Dilona. Okay, lastly. Ito, lalabas naman ito sa supplemental affidavit. Lahat ng banggitin mo na pangalan pala, iimbestigahin yan. Ha? At hindi lang simpleng investigasyon. Yung buhay nila at yung kinabukasan ng mga anak nila nakasalalay dito. Ha? Sa katotohanan na isishare mo at dun sa kung disidido ka ba tumulong. Ano ba ang nararamdaman mo ngayon, Kerwin? Diba? 36 years old ka. Opo, Your Honor. May pamilya ka? Meron. Ano ang nasa isip at nasa puso mo ngayon? Ano ang gusto mong gawin dun sa natitirang taon ng buhay mo? Sana hindi mapadali, ah. Dahil nandiyan naman na nag-garantiya si General De La Rosa. Yung sa natirang buhay ko, talagang nakapag-desisyon ako sa sarili ko. Hindi lang ngayon, kundi yung pag-alis ko ng Pilipinas, so yung natirang buhay ko, ilalaan ko na talaga sa pamilya ko sa matuwid at hindi na sa droga. Iiwan ko na talaga yung mga masamang mga ginagawa ko. Importante yan dahil sabi mo nga kanina, Kerwin, nasa national television ka. Nakikinig yung pamilya ko. Nakikinig yung mga Your Honor. So para na ito sa mga anak natin. Okay. Ngayon, Kerwin, sabihin ko sa iyo, hindi mo na maisasalba yung tatay mo. Sabi mo kanina, wala siyang kinalaman sa ginawa mo. Hindi ka lang niya madisiplina. Siguro yung pagkamatay ng tatay mo, magbubunga ng kabutihan. Dahil pagkakataon mo ngayon, no, para bawiin yung pangalan ninyo at siguruhin na itong nangyari sa iyo at nangyayari sa napakaraming mga kabataan natin, hindi mangyari sa mga anak mo, sa mga anak namin, at sa mga anak ng ibang mga Pilipino na talagang naapektuhan ng talamak na droga. Naintindihan mo yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, dahil iniisip ko pa sa sarili ko kung depende yan sa gagawin mo sa mga darating naro kung ikaw, para sa akin, ay kalaban o kakampi. Okay, alam mo naman kung saan kami nanggaling ni Senator Lacson, di ba? Okay. Lastly, sa tingin ko, ang magagawa mo lang, hindi na ako magtatanong sa iyo, ano ba ang gagawin natin para masumpo itong droga. Ito, pakiusap ko lang sa iyo. Tulungan mo si General De La Rosa. Siguro naman nag-usap kayo, di ba? Opo, Your Honor. Tulungan mo siya, no? Tulungan mo yung mga ibang nag-iimbestiga para unang-una lumabas yung katotohanan at mapagtulungan natin na sugpuin itong droga dahil pinasok na nito yung mga bahay natin. Mga eskwelahan, kalsada, di ba? Yung mga eskinita. At may mga tao pa sa gobyerno na involved. May mga pulis pa. Although iilan ito,
No, pero naapektuhan yung lahat tayo. Naapektuhan. Siguro naman na tama lang yan, di ba, na gawin mo. Dahil kung naligaw ka ng landas, pagkakataon nito ngayon para siguro kung nanonood yung papa mo ngayon, malaman niya na nagbago ka na talaga. Hindi lang alang-alang sa iyo, sa sarili mo, sa pamilya mo, kundi sa pamilya ng napakaraming Pilipino. Nagkakaintindihan ba tayo, Kevin? Opo, Your Honor. At 100% na bitawan ko na talaga yon at magipagtulungan ako sa gobyerno ngayon para masugboto. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Rilon is recognized. Thank you. First, I ask a series of questions from the Secretary of Justice. Mr. Secretary, if and when you conduct a raid in the National Bilibid Penitentiary o Munting Lupa, kayo po ba nag-a-apply o mag-a-apply ng search warrant? Mr. Chair, we did not apply for any search warrant sorry. Last July 20 when the SAF took over. I'm sorry, you applied? We did not apply for any search warrant when the SAF troopers took over last July 20. You did not apply for a search warrant? Yes, Mr. Chair. And there is no need for a search warrant because they are under the inmates are under the control of the government. Is that correct? I believe so, unless there will be special circumstances that the administrator of the penitentiary would not let other government officers, officials, to in the penitentiary. In this case, it is established that a search warrant was applied for before they raided the provincial jail. Is that usual? Very unusual. What we were made to understand, that the search warrant was applied for. And so this is not usual. No, not a belong shot. Not consistent with ordinary procedure that you apply. That's right, Mr. Chair. Now, also testimony here was given that Colonel Matira, at 3:48 in the morning, if I'm not mistaken, called Soko, asking Soko to go to the Leyte Provincial Jail. The raid was conducted at 4:30 a.m. The circumstance seemed to anticipate na may mangyayari at 4:30. Is this usual? Very unusual, Your Honor. As a matter of fact, instead of calling for the Soko, kung talagang gusto nilang they want to enforce or implement the search warrant, they should have called for the barangay officials in the area. I don't know if there are barangay officials. Well, I don't know, but none was mentioned. Again, this is very unusual. That's right, Mr. Chair. Now, testimony was also made here that alam na isang linggo pa bago mag-apply ng search warrant na may baril daw doon sa selda ni Mayor Espinosa. If you were, as you are supervising today, the NBP, if you receive information today that there is weaponry in any particular cell, what would you do? As the administrator of the penitentiary, the jail, then all we have to do is to make search inside the jail. And seize the contrabands. Very same day or the following day or soon as possible time? Immediately, as a matter of fact, Mr. Chair. You will not wait for 1 week before you apply for search warrant? That's correct, because especially the gun is could be passed on to anybody. And you find that most unusual? Very, very unusual, Mr. Chair. Now, Mr. Secretary, would your NBI, for example, who is in possession of a search warrant, and the search warrant is to be served inside a provincial jail, would you find it usual that it be served at 4:30 in the morning?
No, it's very unusual. The better, why don't you wait for about one hour after, then it will already be daytime, and you could ask for the barangay captain and let others, the media, witness it. Usually, if you have nothing to hide, you usually conduct this search warrant during daytime. And conducting it at 4:30 in the morning is most unusual and not consistent with your procedure. That's correct, Mr. Chair. Now, on record, there were 19 who served the search warrant. Ang hinahanap po sa search warrant ay isang baril. At ito po ay sa provincial jail. If you were to serve the search warrant, would you carry that many personnel? Well, no. I think it's overkill. Three or four personnel of the PNP could have done that. Okay. Now, so all these circumstances, Mr. Secretary, would lead you to the conclusion that there is premeditation here. I think that's premeditated. It's premeditated murder on Mayor Espinosa. I would not... Premeditated killing. From what happened, from what they've done, all of the what they did are premeditated. As to whether the ultimate result, that killing Mayor Espinosa is murder, it is subject to, well, more minute investigation. That is why I withdrew the term murder. I said killing. Yes, Mr. Chair. Premeditated killing. That's right, Mr. Chair. Premeditated murder. Now, thank you, Mr. Secretary, for sharing your expert opinion. Thank you, Mr. Chair. Now, can I pursue your point, yes, partner, please, with your yes. permission? Or you put off my clock. Kung lahat ng circumstances, as pointed out by Senator Drilon, and nag-agree naman si Secretary Aguirre na talagang unusual, that led to that, sabihin natin, suspicion na premeditated talaga yung nangyaring pagpatay. Ang tanong ko is, ano yung status ng cases, both administrative and criminal, dito sa pangyayaring ito sa Baybay sa provincial jail? General De La Rosa and Secretary Aguirre, because the NBI also conducted investigation, di ba? That's yung right, criminal Mr. aspect. Chair. Of course, yung criminal aspect, kasi yung NBI hindi naman pwedeng mag-imbisigan ng administrative aspect ng kaso. IAS ang nag-conduct ng investigation sa administrative aspect. November 8, nung nag-conduct kami ng hearing dito, November 8, nung matuklasan, lahat itong mga unusual circumstances surrounding the raid and the killing of the mayor and Raul Yap. My question is, anong status na nung criminal case at saka ng administrative case after, ano ba tayo ngayon, November 23? So, after 15 days. I could only answer, Mr. Chair, with respect to the parallel investigation conducted by the NBI. They gathered all the statements in connection with the killing of Mayor Espinosa, but we have yet to receive their final report on the matter. So, I don't know. With respect to the PNP, if they filed the necessary or any complaint before the our National Prosecution Service. Kasi I would suppose after, say, 13, 15 days, dapat siguro may referral na sa prosecutor's office. Ano? Kung talagang nag-conduct ng investigation, hindi naman masyado mahirap imbisigan because all the pieces of evidence, nakita na rin natin dito eh. All you need to do, siguro, is kumuha ng records, mga statements dito na kinuha, pati yung sa SOCO, lahat. So I'm just wondering, kung ano yung status ng kaso. Chief PNP De La Rosa, kindly respond. Your Honor, as far as the criminal case is concerned, as of November 7, Your Honor, nung pagpasok na lang NBI sa investigation, tinerminate na lang si IDG yung kanilang investigation at turn over sa NBI, Your Honor.
As far as the administrative case is concerned,